isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang Diyos mismo ang natatangi. Ikalawa, ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Ang tunay na pagsisisi sa puso ng mga taga-Nineve ang nagdulot sa kanila ng awa ng Diyos at nagpabago sa kanilang sariling kahihinatnan. May anumang pagkakasalungat ba sa pagitan ng pagbabago ng puso ng Diyos at sa kanyang galit? Siyempre, wala. Ito ay dahil may dahilan ang pagpaparaya ng Diyos sa pagkakataong ito. Ano kaya ang dahilan na ito? Ito ang sinabi sa Biblia, bawat tao ay lumayo sa kanyang masamang gawi at iniwan ang karahasan sa kanilang mga kamay. Ang masamang gawi ay hindi tumutukoy sa isang dakot na masasamang gawa, kundi ang masamang pinagmumulan sa likod ng pag-uugali ng mga tao. Ang paglayo sa kanyang masamang gawi ay nangangahulugan na hindi na nila muling gagawin ang mga gawaing ito. Sa madaling salita, hindi na sila muling mamumuhay sa masamang gawing ito. Ang paraan, pinagmulan, layunin, intensyon, at prinsipyo ng kanilang mga gawain ay nagbago lahat. Hindi na nila muling gagamitin ang mga pamamaraan at mga prinsipyong ito upang magdulot ng kasiyahan at kaligayahan sa kanilang mga puso. Ang iniwan, sa iniwan ang karahasan sa kanilang mga kamay, ay nangangahulugan na binitawan o isinantabi upang ganap na makawala sa nakaraan at hindi na muling balikan. Nang iwanan ng mga taga-Nineve ang karahasan sa kanilang mga kamay, pinatunayan at ipinakita nito ang tunay nilang pagsisisi. Pinagmamasdan ng Diyos ang panlabas na kalagayan ng mga tao, gayon din ang kanilang mga puso. Nang mapansin ng Diyos ang tunay na pagsisisi sa puso ng mga taga-Nineve, at napansin din na tinalikdan na nila ang kanilang masasamang gawi at iniwan ang karahasan sa kanilang mga kamay, binago niya ang kanyang puso. Ibig sabihin, ang asal at pag-uugali ng mga taong ito at ang iba't ibang pamamaraan ng kanilang paggawa, gayon din ang kanilang tapat na pangungumpisal at pagsisisi sa mga kasalanan sa kanilang puso. Ang dahilan kaya nagbago ang puso ng Diyos, nagbago ang kanyang mga intensyon, umatras sa kanyang pagpapasya, at hindi na sila parurusahan o lilipulin man. Kaya nagkaroon ang mga taga-Nineve ng ibang katapusan, na iligtas nila ang kanilang mga buhay at natamo din nila ang awa at pagpaparaya ng Diyos, kung saan iniatras din ng Diyos ang kanyang galit. Ang awa at pagpaparaya ng Diyos ay hindi bihira. Ang totoong pagsisisi ng tao ang ganoon. Kahit gaano man ang galit ng Diyos sa mga taga-Nineve, sa sandaling nagpahayag sila ng pag-aayuno at nagsuot ng sako at naupo sa abo, unti-unting lumambot ang kanyang puso at nagsimulang baguhin ang kanyang puso. Nang sabihin niyang wawasakin niya ang kanilang lunsod, ang panahon bago ang kanilang pangungumpisal at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, galit pa din sa kanila ang Diyos. Nang dumaan sila sa serye ng mga pagsisisi, unti-unting humupa ang galit ng Diyos sa mga taga-Nineve at napalitan ng awa
at pagpaparaya sa kanila. Walang anumang salungatan tungkol sa magkaparehong pagbubunyag ng dalawang anyo ng disposisyon ng Diyos sa magkaparehong pangyayari. Paano mauunawaan at malalaman ng isang tao ang ganitong kawalan ng pagkakasalungatan? Magkasunod na ipinahayag ng Diyos ang dalawang magkatapat na bahaging ito ng mga anyo nang magsisi ang mga taga-Nineve upang makita ng mga tao ang katunayan at hindi pagkikimkim ng diwa ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang kanyang saloobin upang sabihin sa mga tao ang mga sumusunod. Ito ay hindi dahil kinukonsinti ng Diyos ang mga tao o hindi niya nais na maawa sa kanila. Ito ay dahil sa bihira silang magsisi ng tapat sa Diyos at bihirang talikdan ng mga tao ang kanilang masasamang gawi at iwanan ang karahasan sa kanilang mga kamay. Sa madaling sabi, kapag nagagalit ang Diyos sa tao, umaasa siya na makakaya ng tao na magsisi ng tapat at umaasa siya na makikita ang tunay na pagsisisi ng tao na dahil dito, buong laya niyang ipagpapatuloy na ipagkaloob ang kanyang awa at pagpaparaya sa tao. Ibig sabihin ito na ang masamang ugali ng tao ang nagdudulot ng galit ng Diyos at kung saan ang awa at pagpaparaya ng Diyos ay ipagkakaloob sa mga nakikinig sa Diyos at tunay na nagsisisi sa harap niya. Sa mga makatatalikod sa kanilang masasamang gawi at tatalikod sa karahasan ng kanilang mga kamay. Ang saloobin ng Diyos ay malinaw na ipinahayag sa kanyang pakikitungo sa mga taga-Nineve. Ang awa at pagpaparaya ng Diyos ay hindi lubhang mahirap na makamit. Hinihingi niya lamang ang tunay na pagsisisi. Kapag ang mga tao ay tatalikod sa kanilang masasamang gawi at iiwan ang karahasan sa kanilang mga kamay, babaguhin ng Diyos ang kanyang puso at ang kanyang saloobin sa kanila. Ang matuwid na disposisyon ng manlilikha ay tunay at malinaw. Nang baguhin ng Diyos ang kanyang puso para sa mga taga-Nineve, isang pakunwari lamang ba ang kanyang awa at pagpaparaya? Siyempre, hindi. Kung gayon, ano ang pinayagang makita mo sa pagbabago sa pagitan ng dalawang aspetong ito ng disposisyon ng Diyos sa panahon ng magkaparehong bagay? Ang disposisyon ng Diyos ay ganap na buo. Hindi ito kailanman nahati. Nagpapahayag man siya ng galit o awa at pagpaparaya sa mga tao. Ang lahat ng ito ay kapahayagan ng kanyang matuwid na disposisyon. Ang disposisyon ng Diyos ay tunay at malinaw. Binabago niya ang kanyang isip at saloobin batay sa pagbabago ng mga bagay. Ang pagbabago ng kanyang saloobin sa mga taga-Nineve ay nagsasabi sa sangkatauhan na mayroon siyang sariling mga kaisipan at pananaw. Hindi siya isang robot o putik na rebulto, kundi ang buhay na Diyos mismo. Maaari siyang magalit sa mga mamamayan ng Nineve at maaari din niyang patawarin ang kanilang mga nakaraan batay sa kanilang pag-uugali. Maaari siyang magpasya na magpadala ng kasawian sa mga taga-Nineve. At maaari niyang baguhin ang kanyang pagpapasya dahil sa kanilang pagsisisi. Mas gusto ng mga tao na sundin ang mga batas nang wala sa loob at mas gusto nilang gamitin ang mga batas upang itatag at bigyang kahulugan ang Diyos tulad ng kanilang pagnanais na gumamit ng mga pormula upang alamin ang disposisyon ng Diyos.
Kaya batay sa naaabot ng kaisipan ng tao, ang Diyos ay hindi nag-iisip. Niwala siyang anumang matibay na mga pananaw. Sa katotohanan, ang mga kaisipan ng Diyos ay patuloy na nagbabago ayon sa mga pagbabago ng mga bagay at kapaligiran. Habang ang mga kaisipang ito ay nagbabago, naipahahayag ang iba't ibang anyo ng diwa ng Diyos. Sa panahong ito ng proseso ng pagbabago at sa sandaling baguhin ng Diyos ang kanyang puso, ipinahahayag niya sa sangkatauhan ang katotohanan ng pag-iral ng kanyang buhay at ipinahahayag niya na ang kanyang matuwid na disposisyon ay tunay at malinaw. Bukod pa rito, ginagamit ng Diyos ang kanyang tunay na mga paghahayag upang patunayan sa sangkatauhan ang katotohanan ng kanyang galit, awa, kabutihan at ang kanyang pagpaparaya. Ang kanyang diwa ay maipahahayag sa anumang oras o saan mang lugar ayon sa mga pagbabago ng mga bagay. Nagtataglay siya ng galit ng isang leon at pagmamahal at pagpaparaya ng isang ina. Ang kanyang matuwid na disposisyon ay hindi hinahayaang mapagdudahan, malapastangan, mabago o pasamain ng sinumang tao. Sa lahat ng mga pangyayari at mga bagay-bagay, ang matuwid na disposisyon ng Diyos, iyon ay ang galit ng Diyos at ang awa ng Diyos ay maaaring maihayag anumang oras o saan mang lugar. Malinaw niyang ipinapahiwatig ang mga anyong ito sa bawat sulok at bahagi ng kalikasan at maliwanag niyang isinasakatuparan ito sa bawat sandali. Ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay hindi limitado ng panahon o lugar. O sa madaling salita, ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay hindi ipinapahayag na parang makina o na ipapakita ayon sa idinidikta ng mga hangganan ng panahon o lugar. Sa halip, ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay malayang na ihahayag at na ipapakita sa anumang panahon o saanmang lugar. Kapag nakita mong binago ng Diyos ang kanyang puso at huminto sa paghayag ng kanyang galit at tumigil sa pagwasak sa lungsod ng Nineve, masasabi mo ba na mahabagin at mapagmahal lamang ang Diyos? Masasabi mo ba na ang galit ng Diyos ay naglalaman ng walang saysay na mga salita? Kapag ipinadama ng Diyos ang matinding galit at iniurong ang kanyang awa, masasabi mo ba na hindi siya nakakaramdam ng tunay na pagmamahal sa sangkatauhan? Naghahayag ng matinding galit ang Diyos bilang tugon sa masasamang gawa ng mga tao. Ang kanyang galit ay walang kapintasan. Naaantig ang puso ng Diyos dahil sa pagsisisi ng mga tao at ang pagsisising ito ang bumabago sa kanyang puso. Maaari siyang maantig ang pagbabago ng kanyang puso maging ang kanyang awa at pagpaparaya sa tao ay lubos na walang kapintasan. Sila ay malinis, dalisay, walang dungis at walang halo. Ang pagpaparaya ng Diyos ay tunay na pagpaparaya. Ang kanyang awa ay tunay na awa. Ibinubunyag ng kanyang disposisyon ang galit, gayon din ang awa at pagpaparaya batay sa pagsisisi ng tao at sa kanyang asal. Kahit anuman ang kanyang ipahayag at ipadama, lahat ng ito ay dalisay. Lahat ng ito ay direkta. Ang diwa nito ay iba sa anumang nilikha. Ang mga prinsipyo ng mga gawain na ipinapahiwatig ng Diyos, ang kanyang mga kaisipan at mga ideya o anumang partikular na pagpapasya, maging ang anumang isahang gawain
ay walang bahid ng anumang mga kapintasan at dungis. Ayon sa pasya ng Diyos, iyon ang kanyang gagawin. At sa paraang ito, gagawin niya ang dapat niyang gawin. Ang mga uri ng resultang ito ay tiyak at walang mali sapagkat ang pinagmulan nila ay walang kapintasan at walang dungis. Ang galit ng Diyos ay walang kapintasan. Gayon din, ang awa at pagpaparaya ng Diyos na hindi taglay ng anumang nilalang ay banal at walang kapintasan at makakaya nilang tumayo sa deliberasyon at karanasan. Matapos maunawaan ang kasaysayan ng Nineve, nakita ba ninyo ang kabilang bahagi ng diwa ng matuwid na disposisyon ng Diyos? Nakita ba ninyo ang kabilang bahagi ng natatanging matuwid na disposisyon ng Diyos? Mayroon ba sa sangkatauhan ang nagtataglay ng ganitong uri ng disposisyon? Mayroon bang nagtataglay ng ganitong uri ng galit tulad ng sa Diyos? Mayroon bang nagtataglay ng awa at pagpaparaya tulad ng sa Diyos? Sino sa mga nilikha ang makakapagpatawag ng maraming galit at makapagpapasya na wasakin o magdala ng kalamidad sa sangkatauhan? At sino ang karapat-dapat na magbigay ng awa, na magparaya at patawarin ang tao? At pagkatapos ay baguhin ang pasya, nalipulin ang tao. Ipinahayag ng manlilikha ang kanyang matuwid na disposisyon sa pamamagitan ng kanyang sariling natatanging mga pamamaraan at prinsipyo. Hindi siya nakapailalim sa kontrol o mga pagpigil ng sinumang mga tao, mga pangyayari o anumang mga bagay. Dahil sa kanyang natatanging disposisyon, walang sinuman ang makagagawang baguhin ang kanyang mga kaisipan at mga ideya. Ni walang sinuman ang maaaring humimok sa kanya at baguhin ang kahit ano sa kanyang mga pagpapasya. Ang kabuuan ng asal at mga kaisipan ng nilikha ay umiiral sa ilalim ng paghatol ng kanyang matuwid na disposisyon. Walang sinumang makakontrol sa kanyang pagpapadama ng galit o awa. Tanging ang diwa lamang ng manlilikha o sa madaling salita, ang matuwid na disposisyon ng manlilikha ang makapagpapasya dito. Ito ang natatanging kalikasan ng matuwid na disposisyon ng may lalang. Sa sandaling masuri at maunawaan natin ang pagbabago ng saloobin ng Diyos sa mga taga-Nineve, magagawa niyo bang gamitin ang salitang natatangi upang ilarawan ang awa na matatagpuan sa matuwid na disposisyon ng Diyos? Nasabi na natin sa nakaraan na ang galit ng Diyos ay isang anyo ng diwa ng kanyang natatanging matuwid na disposisyon. Ilalarawan ko ngayon ang dalawang anyo, ang galit ng Diyos at ang awa ng Diyos bilang kanyang matuwid na disposisyon. Ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay banal. Ito ay hindi nasasaktan at mapagdududahan. Isa itong bagay na wala sa anumang nilalang o hindi nilalang na mga katauhan. Ito ay parehong natatangi at sa Diyos lamang. Masasabi natin na ang galit ng Diyos ay banal at hindi maaaring saktan. At gayon din naman, ang isa pang anyo ng matuwid na disposisyon ng Diyos, ang awa ng Diyos ay banal at hindi maaaring saktan. Walang sinuman sa mga nilikha o hindi nilikhang nilalang ang maaaring pumalit o kumatawan sa Diyos sa kanyang mga gawain. Ni walang maaaring pumalit at kumatawan sa kanya sa pagwasak sa Sodoma o sa pagligtas sa Nineve. Ito ang tunay na pagpapahayag
ng natatanging matuwid na disposisyon ng Diyos. Ang tapat na damdamin ng manlilikha sa sangkatauhan. Madalas na sinasabi ng mga tao na hindi madaling bagay ang kilalanin ang Diyos. Ngunit sinasabi ko na ang pagkilala sa Diyos ay hindi mahirap na bagay sapagkat madalas na hinahayaan ng Diyos ang tao na pagmasdan ang kanyang mga gawa. Hindi kailanman itinigil ng Diyos ang kanyang pakikipag-usap sa mga tao. Hindi niya kailanman itinago o inilihim ang sarili niya sa tao. Ang kanyang mga kaisipan, ang kanyang mga pananaw, ang kanyang mga salita at mga gawa ay inihayag lahat sa sangkatauhan. Kaya hangga't nais ng tao na makilala ang Diyos, makakalapit siya upang maunawaan at makilala siya sa pamamagitan ng lahat ng mga paraan at pamamaraan. Ang dahilan kung bakit bulag ang tao sa pag-iisip na sinasadyang iwasan siya ng Diyos, na sinasadyang pagtaguan ng Diyos ang sangkatauhan, na ang Diyos ay walang intensyon na payagan ang tao na maunawaan at makilala siya, dahil hindi niya alam kung sino ang Diyos, ni hindi niya ninais na maunawaan ang Diyos. Higit sa lahat, wala siyang pakialam sa mga kaisipan, mga salita, o mga gawa ng manlilikha. Sa totoo lang, kung gagamitin lamang ng isang tao ang kanilang bakanting oras upang pagtuunan ng pansin at unawain ang mga salita at gawa ng manlilikha at magbigay ng kaunting pansin sa mga kaisipan ng manlilikha at sa tinig ng kanyang puso, hindi magiging mahirap para sa kanila na maunawaan na madaling makita at malinaw ang mga kaisipan, mga salita, at mga gawa ng manlilikha. Gayon din, kailangan lang ng kaunting pagsisikap upang maunawaan na ang manlilikha ay nasa kalagitnaan ng mga tao. Sa lahat ng panahon na lagi siyang nakikipag-usap sa tao at sa buong sangnilikha, at siya ay nagsasagawa ng mga bagong gawa sa araw-araw. Ang kanyang diwa at disposisyon ay nahahayag sa kanyang pakikipag-usap sa tao. Ang kanyang mga kaisipan at mga ideya ay lubos na nahahayag sa kanyang mga gawa. Sinasamahan niya at inoobserbahan ang sangkatauhan sa lahat ng panahon. Tahimik siyang nagsasalita sa sangkatauhan at sa lahat ng nilikha sa kanyang mahinang tinig. Ako ay nasa mga kalangitan at ako ay nasa kalagitnaan ng aking mga nilikha. Ako'y patuloy na nagmamasid. Ako'y naghihintay. Ako'y nasa iyong tabi. Ang kanyang mga kamay ay mainit-init at malakas. Ang kanyang mga yapak ay magaan. Ang kanyang tinig ay mahina at malambing. Ang kanyang anyo ay nagbabago-bago. Niyayakap ang buong sangkatauhan. Ang kanyang mukha ay maganda at mahinhin. Hindi siya kailanman umalis ni naglaho man. Mula madaling araw hanggang pagkagat dilim, siya ay patuloy na kasama ng sangkatauhan. Ang kanyang matapat na pag-iingat at natatanging pagmamahal sa sangkatauhan, gayon din ang kanyang tunay na pagmamalasakit at pag-ibig sa tao ay ipinadama niya nang paunti-unti nang iligtas niya ang lungsod ng Nineveh. Sa partikular, ang pag-uusap sa pagitan ng Diyos na si Jehovah at ni Jonas ang naglatag ng mas malinaw sa pagkahabag ng manlilikha sa sangkatauhan na nilikha niya mismo. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, makakamit mo ang malalim na pagkaunawa
sa tapat na nararamdaman ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang mga sumusunod ay nakatala sa aklat ni Jonas, Kapitulo 4, Versikulo 10 hanggang 11. At sinabi ni Jehovah, "Ikaw ay nang hinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubuman, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi, at hindi baga ako manghihinayang sa Nineve, sa malaking bayang yaon na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay, at marami ring hayop. Ang mga ito ang aktwal na sinabi ng Diyos na si Jehovah sa pag-uusap sa pagitan niya at ni Jonas. Bagaman ang palitang ito ay maiksi lamang, ito ay puno ng pagkalinga ng manlilikha sa sangkatauhan, at ang kanyang pag-aatubili na bitawan siya. Ang mga salitang ito ay nagpapahayag sa tunay na saloobin at nararamdaman ng Diyos sa kanyang puso para sa kanyang nilikha. At sa pamamagitan ng malinaw na mga salitang ito, na madalang marinig ng tao, ay inihayag ng Diyos ang kanyang tunay na intensyon para sa sangkatauhan. Ang pagpapalitan na ito ay kumakatawan sa saloobin na ipinadama ng Diyos sa mga mamamayan ng Nineve. Ngunit anong uri ng saloobin ito? Ito ang saloobin na kanyang ipinahayag sa mga taga-Nineve bago at pagkatapos ng kanilang pagsisisi. Ganito rin ang pagtrato ng Diyos sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, matatagpuan ng tao ang kanyang mga kaisipan, gayon din ang kanyang disposisyon. Anong mga kaisipan ng Diyos ang naihayag sa mga salitang ito? Sa masusing pagbabasa, ay makikita agad na ginamit niya ang salitang awa. Ang paggamit sa salitang ito ay nagpapakita ng tunay na saloobin ng Diyos para sa sangkatauhan. Mula sa isang pananaw ng kahulugan ng salita, maaaring bigyang kahulugan ang salitang awa sa iba't ibang paraan. Una, ang mahalin at ingatan, ang maramdaman ang pagiging malambing sa isang bagay. Pangalawa, ang magmahal ng buong giliw. Panghuli, ang parehong ayaw manakit at hindi kayang tiisin ang gawin nito. Sa madaling sabi, nagpapahiwatig ito ng maingat na pagmamahal at pag-ibig. Gayun din, ang hindi pagnanais na isuko ang isang tao o isang bagay. Nangangahulugan ito ng awa at pagpaparaya ng Diyos sa tao. Bagaman gumamit ang Diyos ng isang salita na madalas ginagamit ng mga tao, inilalantad ng paggamit ng salitang ito ang tinig ng puso ng Diyos at ang kanyang saloobin sa sangkatauhan. Kahit na ang lungsod ng Nineve ay puno ng mga taong tiwali, masama at marahas katulad ng Sodoma, ang kanilang pagsisisi ang naging dahilan para magbago ang kanyang puso at magpasya na hindi na sila lipulin. Dahil ang kanilang pagtugon sa mga salita at kautusan ng Diyos ay nagpakita ng saloobing ganap na kabaliktaran ng mga mamamayan ng Sodoma, at dahil sa kanilang tapat na pagpapasakop sa Diyos at tapat na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, gayon din sa kanilang tunay at matapat na pag-uugali sa lahat ng pagkakataon, minsan pa ay ipinadama ng Diyos ang kanyang taos-pusong awa at ipinagkaloob ito sa kanila. Ang gantimpala ng Diyos at ang kanyang pagkahabag sa sangkatauhan ay imposibleng gayahin ng sino man.
Walang tao ang maaaring magtaglay ng awa o pagpaparaya ng Diyos, maging ang kanyang tapat na damdamin para sa sangkatauhan. May sino man ba na ipinapalagay mong dakilang lalaki o babae o maging isang makapangyarihang tao na nagmumula sa isang mataas na kalagayan na nagsasalita bilang isang dakilang lalaki o babae o sa isang pinakamataas na kalagayan na makagagawa ng ganitong uri ng panawagan sa sangkatauhan o sa sangnilikha? Sino sa sangkatauhan ang makaaalam sa mga kondisyon ng pamumuhay ng mga tao na tulad ng palad ng kanilang mga kamay? Sino ang makakabuhat sa pasanin at pananagutan para sa pag-iral ng sangkatauhan? Sino ang may kakayahang ipahayag ang pagkawasak ng isang lungsod? At sino ang may kakayahang patawarin ang isang lungsod? Sino ang makapagsasabi na minamahal nila ang kanilang sariling nilikha? Tanging ang manlilikha lamang. Tanging ang manlilikha ang naaawa sa sangkatauhang ito. Tanging ang manlilikha ang nagpapakita ng lambing at pagmamahal sa sangkatauhang ito. Tanging ang manlilikha lamang ang may tunay at hindi napapatid na pagmamahal para sa sangkatauhan. Gayun din, tanging ang manlilikha lamang ang nakapagkakaloob ng kaawaan sa sangkatauhang ito at umiibig sa lahat ng kanyang nilikha. Lumulundag at sumasakit ang kanyang puso sa bawat gawain ng tao. Siya ay nagagalit, nababalisa, at nagdadalamhati sa kasamaan at katiwalian ng tao. Siya ay nalulugod, nagagalak, nagpapatawad, at nagsasaya sa pagsisisi at paniniwala ng tao. Ang bawat bahagi ng kanyang mga kaisipan at ideya ay umiiral at umiikot para sa sangkatauhan. Kung ano siya at mayroon siya, ay lubos na ipinahayag para lamang sa sangkatauhan. Ang kabuuan ng kanyang mga damdamin ay nakaugnay sa pamumuhay ng sangkatauhan. Para sa kapakanan ng mga tao, naglalakbay siya at nagmamadali. Tahimik niyang ibinibigay ang bawat bahagi ng kanyang buhay. Itinatalaga niya ang bawat minuto at segundo ng kanyang buhay. Hindi niya kailanman natutunan kung paano kaawaan ang kanyang sariling buhay. Ngunit lagi niyang kinakaawaan at minamahal ang sangkatauhan na kanyang nilikha mismo. Ibinigay niyang lahat ang nasa kanya para sa sangkatauhang ito. Ibinibigay niya ang kanyang awa at pagpaparaya ng walang kondisyon at walang inaasahang ganti. Ginagawa lamang niya ito upang patuloy na mamuhay ang sangkatauhan sa kanyang harapan na tinatanggap ang kanyang biyaya ng buhay. Ginagawa lamang niya ito upang isang araw ay magpasakop sa kanya ang sangkatauhan at kilalanin na siya ang nag-iisang tumutustos sa pamumuhay ng tao at nagkakaloob ng buhay sa lahat ng nilalang. Ipinapahayag ng manlilikha ang kanyang tunay na nararamdaman sa sangkatauhan. Ang pag-uusap na ito sa pagitan ng Diyos na si Jehovah at ni Jonas ay walang duda na isang pagpapahayag ng tunay na nararamdaman ng manlilikha sa sangkatauhan. Sa isang banda, ipinaaalam nito sa mga tao ang pagkaunawa ng manlilikha sa buong sangnilikha na nasa ilalim ng kanyang pamamahala, tulad ng sinabi ng Diyos na si Jehovah, "At hindi baga ako manghihinayang sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay
at ng kanilang kaliwang kamay at marami ring hayop. Sa madaling salita, ang pagkaunawa ng Diyos sa Nineve ay malayo sa isang pahapyaw. Hindi lang niya alam kung ilan ang bilang ng mga nabubuhay sa loob ng lungsod, kasama na ang mga tao at mga hayop. Alam din niya kung ilan ang hindi nakaaalam sa pagitan ng kanilang kanan at kaliwang kamay. Ibig sabihin, ilang mga bata at kabataan ang naroroon. Ito ay isang matibay na katunayan sa lubos na pagkaunawa ng Diyos sa sangkatauhan. Sa kabilang banda, ipinaaalam ng pag-uusap na ito sa mga tao ang tungkol sa saloobin ng manlilikha para sa sangkatauhan. Ibig sabihin, ang bigat ng sangkatauhan sa puso ng manlilikha. Katulad lang ito ng sinabi ng Diyos na si Jehovah. At sinabi ni Jehovah, ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi, at hindi baga ako manghihinayang sa Nineve, sa malaking bayang yaon. Ito ay mga salita ng paninisi ng Diyos na si Jehovah kay Jonas, ngunit lahat ng ito ay totoo. Bagaman pinagkatiwalaan si Jonas upang ipangaral ang salita ng Diyos na si Jehovah sa mga taga-Nineve, hindi niya naunawaan ang intensyon ng Diyos na si Jehovah, ni naunawaan ang kanyang mga pag-aalala at mga inaasahan sa mga mamamayan ng lungsod. Sa pamamagitan ng mahigpit na pangangaral na ito, nais ng Diyos na sabihin sa kanya na ang sangkatauhan ay produkto ng kanyang sariling mga kamay at ang Diyos ay naglaan ng maingat na paggawa para sa bawat tao. Dala-dala ng bawat tao ang mga pag-asa ng Diyos. Tinatamasa ng bawat tao ang tustos na buhay ng Diyos. Sa bawat tao, nagbayad ang Diyos ng isang malaking halaga. Ang mahigpit na pangangaral na ito ay nagpaalala din kay Jonas na pinapahalagahan ng Diyos ang sangkatauhan, ang gawa ng kanyang sariling mga kamay, tulad ng pagpapahalaga ni Jonas sa halaman. Hindi sila madaling iiwanan ng Diyos kahit sa anumang paraan, hanggang sa huling sandali, lalo na napakaraming mga bata at mga inosenteng hayop sa loob ng lungsod. Kapag nakikitungo sa mga batang ito at sa mga inosenteng nilalang ng Diyos na hindi man lang alam ang kaibahan ng kanilang kanang kamay sa kanilang kaliwa, lalong hindi kayang tapusin ng Diyos ang kanilang buhay at itakda ang kanilang kahihinatnan sa isang madaling paraan. Umaasa ang Diyos na makita silang lumaki. Umaasa siya na hindi sila lalakad sa landas na nilakaran ng kanilang mga magulang, na hindi na nila muling maririnig ang babala ng Diyos na si Jehovah at magiging saksi sila sa nakaraan ng Nineve. Bukod pa dito, umaasa ang Diyos na makita ang mga taga-Nineve pagkatapos nilang magsisi, na makita ang hinaharap ng Nineve matapos ang kanilang pagsisisi, at higit na mahalaga sa lahat, na makita ang Nineve na muling namumuhay sa ilalim ng awa ng Diyos. Kaya, sa mata ng Diyos, ang mga nilikhang ito na hindi alam ang kaibahan ng kanilang kanan sa kaliwang kamay ay ang kinabukasan ng Nineve. Sila ang papasan sa kasuklam-suklam na nakaraan ng Nineve, tulad ng kanilang pagpasan sa mahalagang tungkulin ng pagiging saksi sa nakaraan at hinaharap ng Nineve sa ilalim ng paggabay ng Diyos na si Jehovah. Sa pahayag na ito ng kanyang tunay na nararamdaman, iniharap ng Diyos na si Jehovah ang nararamdamang awa ng manlilikha para sa sangkatauhan sa kanyang kabuuan.
Ipinakikita nito sa sangkatauhan na ang awa ng manlilikha ay hindi isang walang laman na mga salita ni isang mababaw na pangako. Mayroon itong matibay na mga prinsipyo, pamamaraan at layunin. Siya ay tunay at totoo at hindi gumagamit ng mga kasinungalingan o pagpapanggap, at sa parehong pagkakataong ito, ang kanyang awa ay walang hanggang ipinagkaloob sa buong sangkatauhan, sa lahat ng panahon at gulang. Ngunit hanggang sa araw na ito, ang pakikipag-usap ng manlilikha kay Jonas ay ang nag-iisa at natatanging pahayag ng Diyos kung bakit nagpakita siya ng awa sa sangkatauhan. Kung paano siya nagpakita ng awa sa sangkatauhan, paano siya nagparaya sa sangkatauhan, at ang kanyang tunay na nararamdaman para sa sangkatauhan. Ang maikli ngunit malinaw na pangungusap ng Diyos na si Jehovah ay pagpapahayag ng kanyang kumpletong mga kaisipan para sa sangkatauhan. Ito ay isang tunay na kapahayagan ng saloobin ng kanyang puso para sa sangkatauhan. At isa rin itong matibay na patunay ng kanyang pagkakaloob ng masaganang awa sa sangkatauhan. Ang kanyang awa ay hindi lamang ipinagkaloob sa nakatatandang mga henerasyon. Ito ay ipinagkaloob din sa mga nakababatang miyembro ng sangkatauhan. Kagaya lang ng dati, mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Bagaman ang galit ng Diyos ay madalas dumarating sa mga tiyak na lugar at tiyak na panahon ng sangkatauhan, ang awa ng Diyos ay hindi kailanman nawala. Sa kanyang awa, ginagabayan at pinapangunahan niya ang isang henerasyon ng kanyang nilikha. Pagkatapos ng sumunod, tinutustusan at pinagpapala ang isang henerasyon ng nilikha pagkatapos ng sumunod, sapagkat ang kanyang tunay na nararamdaman para sa sangkatauhan ay hindi kailanman magbabago. Tulad ng sinabi ng Diyos na si Jehovah, "At hindi baga ako manghihinayang sa Nineve." Lagi niyang pinapahalagahan ang kanyang sariling nilikha. Ito ang awa ng matuwid na disposisyon ng manlilikha. At ito rin ang dalisay na pagkabukod-tangi ng manlilikha.